kapatid, ito na naman tayo, magbibigay komento na naman tayo sa mga happenings sa social media. Kung bago ka sa channel ko, paki-click lang yung subscribe button dyan sa baba. Paki-share mo na rin para kumalat yung video natin at makagawa pa tayo ng mas maraming video, no? Okay, so eto, patulog na lang ako. Meron na naman bagong tabalits sa Facebook, no? Ito ay patungkol sa pambabastos sa isang taga-serve. Malamang sa malamang nakita nyo na to sa Facebook, pero ito, tara. Tingnan natin yung nakita kong article. So, ang sabi dito, not funny at all. Maraming netizens ang nag-react sa isang Instagram story, tampok ang vlogger na si Alex Gonzaga habang hinihipan ito ang kanyang birthday cake. Parang di natiwa si kuya sa ano to? Sa ad ng isang netizen sa Twitter. So, ano nga ba to? Tara, tingnan natin. Okay. Ulitin nga natin. Teka. Okay. So, ang si kuya ng cake niya. Sinabuyan niya ng icing sa noo si kuya. So, okay. Medyo ano yun ah. Medyo iba yung magiging ebas ko mamaya nito ah. Pero tignan natin yung mga reaksyon ng mga tao dun sa video, no? Okay. Ang sabi ni itong isang nagpost, naawa ako kay kuya dahil hindi dapat niya naranasan ang pagiging bastos ni Alex Gonzaga. Lastly, magiging pa-victim na naman si Ate Girl sa kanyang podcast postahan. Okay. Hindi ko alam kung paano magre-react dito, no? Una sa lahat, as of this moment, wala pang post regarding sa reaction ni Kuya, sa naramdaman ni Kuya. Hindi natin alam. Pare-pareho tayong wala dun sa party na yon. Hindi rin naman natin kilala si kuya, kaya hindi natin mahanap kung ano yung naging reaction niya. Pero sa akin lang to ah. Opinyon ko to, huwag niyo akong awayin. Maraming fan si Alex Gonzaga. Naging isa rin ako dun dati. Medyo sobra to para sa panlasa ko, no? Alam natin makulit si Alex Gonzaga. Kadalasan nga parang ano eh, parang alam mo yun, parang sa edad niya, bata pa rin siya, kumilos. Hindi natin alam kung ano ba to? Kung nakasanayan niya na lang ba yung ganong pag-uugali simula pagkabata. Pero eto medyo ano, medyo off nga siya. Maharot lang talaga siya, oo. Maharot. As in, makikita mo sa mga ano niya eh, mga guestings niya, sa mismong mga shows niya, sa mga movies niya, maharot talaga siya. So hindi natin alam kung intentional to. Sana makarating din sa kanya. Medyo sobra nga. At dun sa sinabi na ano, sa magiging pa-victim na naman siya pagdating sa podcast niya, sana imbis na maging pa-victim, ang gawin na lang niya, mag-sorry na lang siya dun kay kuya mo publicly. Kasi ano, kung sa akin ginawa to, ibabagsak ko yung cake mo, te. Promise.
Tara, tingin pa tayo ng isa pang ano, isa pang post. I guess masama talaga ugali niya. That was funny. That wasn't funny. Ni hindi niya naman kilala yung server. He looks like a server. Bastos. Okay. Ito na naman si Kuya Nyobaldo, sasabihin na naman, hindi siguro definition to ng pagkatao niya. Siguro sobrang saya niya lang nung moment na yon, na yung natural na pagiging maharot niya lumabas at that time. At ayun nga, meron kasi mga ganun tao, no? Kung ano, kung parte kayo ng henerasyon na lumalabas sa kalsada nung bata, eh alam nyo may mga ganito talagang tao, yung tipong ang harot-harot niya, lahat ano na, lahat seryoso na, siya harot pa rin. No. Ganun, may mga ganun tao, may mga ganung klaseng tao na lahat sa kanila biro. Regardless kung ano maramdaman ng ibang tao. Natural na sa kanila yun eh. Ang masasabi ko na lang talaga, mag-sorry siya dun sa server. Yun lang. Ito pa, may isa pang post to. Anong klaseng asal to, Alex Gonzaga? Close ba kayo ng lalaking humahawak ng cake mo para ganyanin mo siya? Sobrang bastos. That funny at all. Hindi kasama sa bayad mo sa kanya ang pambabastos. Well, totoo naman. Hindi nga naman kasama sa binayaran natin kay kuya mo yung panggaganon. Medyo off lang siya. Talaga. Promise. Pero kung titingnan mo, ha, ngayon ko lang naisip, kung titignan mo, onting punas lang naman yun, pero still, kung ikaw yung server, baka baka nga ano, no, masaktan ka, no? Sige, gano'n na lang. Sensya na kayo, ha? Medyo bago-bago lang tong topic na to, kaya hindi ko na masyadong papatagalin, ano? Ang sa akin lang, kay ate mo, Alex, hindi kita inaatake. Ang sa akin lang is mag-sorry ka na lang bago pa lumaki, kasi alam ko it was not your intention na ma-insulto yung server. It definitely wasn't your intention para maging ganito yung reaction ng mga kapatid natin. Pero yun na nga yung naging epekto. So ayun lang, apology na lang. Wag na tayong magsisihan, magpa-victim o kahit na ano, tulad ng mga sinasabi ng iba. Me personally, I used to be a fan nung nanonood pa ako ng TV. Ngayon kasi puro YouTube na lang ginagawa ko, kaya hindi na rin ako nakakanood. Si Missy, so pinapanood ka niya ngayon. Sana lang, mag-sorry na lang tayo. Yun na lang. Then, move on. At dun sa mga nagpo-post, alam ko, medyo off sa inyo yung ginawa ni ate mo, girl. Pero, sana lang talaga, wag natin gawing definition ng pagkatao niya yung ano, yung ginawa niyang pangaharot kay kuya. Maharot lang siguro talaga si ate mo, hindi naman siguro masama yung intention niya sa paggawa niya na yun. May mga hyper energetic lang talaga ng mga tao na pag masaya sila, kung ano-ano na nagagawa, regardless kung ano maging epekto nun. So yun lamang po, wala po akong masyadong sasabihin. Ayun, patulog na sana talaga ako, nakakita ko lang to. Kaya, ayun lang, sige. Kung gusto nyo itong mga ganitong content, guys, pakisabi na lang sa comment sa baba. At mag-like na rin kayo para kumalat sa YouTube, ganyan.
Tapos kung may mga gusto pa kayo makita na komenta natin, sige, gagawa natin ang paraan yan. Basta sabihin nyo lang sa akin sa comment section sa baba, no? At yun lamang, hindi pa rin ako marunong mag-outro, kaya sige, ganito. Ito po yung Kuya Baldo nyo. Papaalam. Bye-bye.